lang yung makina ni Dario. Tapos yung pumatay ni Dario, yung kanya, yung tauhan ni Dario, kasi pataka siya ng tapas. Ngayon, ang nangyari? Si Darius. Si Darius. Ang nangyari, Tagalog ang nangyari, si pataka siya ng tapas, pinatay siya ng tauhan niya. Kaya ito yung mga sinakot niya. Si Shaito lang. Ito kasi yung ano. Tutok yan, tutok. Yan, ganyan yung, ano diba, yung map. Seven, yan yung map. Eight, yeah. Nandito yung Macedonia, nandito yung Memphis, nandito yung Babylonian, sa Gaza, Susa Street, tapos nandito ano, Susa Street? Yung Susa. Susa Street. Susa, ganyan yung no? Indus. Tapos nandito yung Indus. Oo, nandito yung Macedonia. Macedonia. Nandito yung Memphis. Ganyan na lang. Memphis. Tapos, lahat nito. Tapos nandito yung mga tuldok na yan. Ito yung Jerusalem. Yan, nandiyan ang tuldok na yan. Ilan taon na matay siya? 32. Atay siya 32. Tapos, Babylon yan. Ito yung Babylon. Babylon. Yan. Tapos, Ikbana. Nandito yung Ikbana. Tapos, pwede ba ba ako kaya yung Russia patabi niya? At saka yung first medal Russia at saka yung medal. Pero yung moment yan. Ilan lang yan sa nasakop niya? Actually, ang dami niya nasakop. Unang nasakop niya ay yung first, mga Persiano. Tapos, ang nasakop niya pangalawa, yung napunta siya sa Mediterranean. Tapos, napunta siya ng Tiro. Lahat yan nasakop niya. Tapos, napunta din siya ng Egypt. Napunta din siya ng Gaza. Tapos, Memphis. Tapos, Ilog Tigris. Napunta din siya ng Nineveh. Yun. Sa Nineveh, doon tumakas si Dario. Doon siya napatay ng tauhan niya. Dahil tauhan din ni Dario nakapatay sa kanya. Tapos, Babylon yan. Tapos, yung Susa na nga, tapos yung Herkes, tapos Ilog Indus, tapos yun. Sa Ilog Indus naman, sa panahon na yan, nahirapan si ano, si Alexander the Great. Pero kahit nahirapan siya dyan, kasi yung ano dyan, yung king, yung ano dyan, yung nandirigma ng Indus, sa ilog na yan, ang daming elepante. Ang daming elepante, ang lalaki ng elepante dyan. Nasa, ilang elepante ba? 200 elepante yung nilusob niya. Eh, syempre kabayo sa kanya, isang bunggo niya lang sa elepante, natutumbay yung kabayo niya. Pero sa dami niyang kabayo at yung mandirigma niya ay napakalakas, natalo niya pa rin kahit hirap-hirap siya. At narating siya, marami ding namatay na ano. Sa ilog din mas na yan, naging kapapinan niya ng ano, kasi di ba natalo na? Ang nangyari niya, sumuko yung mga taga-Indo, sumuko sa kanya, tapos naging kapapin niya yun. Tapos after po nun, nakapag-asawa din si ano, si Alexander the Great, yung asawa na si Princess Roxana, yun po yun. Tapos italo muna po ano. Tapos ang nangyari po dyan, ang kanyang buhay lang, 32 and 8 months. 32 years and 8 months. Yan, namatay na siya after 32 and 8 months. Ngayon, after namatay niya, no, rapat na lang po, ano, 32 years and 8 months, namatay po siya, dyan, nagkasakit siya, hindi na siya kaya pagalingin. Ang nangyari po sa 4 generals niya, na si, nagay ko na po yung 4 generals. Yung 4 generals, yung una ay si Ptolemy. Silent P. P. 300 BC yan. 300. Tapos yung panglas. 333 BC. Yan. Lang pa. Cassander. Cassander ba yung last? Yes. Binata. Siya yun? Yan, si Cassander. Tama yun, di ba? Ngayon ito, magpapakita po. Yung four, ano to, yung four generals ko, ang ginawa nila, naghati-hati sila. Pero
Pero nung after nila hinati-hati yung nasakop, lahat ng nasakop ni Alexander the Great, hinati-hati sa apat kasi four generals sila, 'di ba? Sila din namahala after na namatay ni Alexander the Great. Ngayon ang nangyari, hinati-hati nila. Sila si Marcos napunta ng Macedonia. Yan. Tapos si Ptolemy naman, itong part na to, si Ptolemy. Sana si Ptolemy. Yan. Ptolemy. Tapos si Seleucus naman ito. Dito yung part ni Seleucus. Yan. Tapos yung kay ano naman, kay Cassander. Sibusada. Ito yung kay Cassander sa part dito, sa banda na to, yung kay Cassander. Pero ang four generals na to, nagpatayan to. Sinakop ni Lysimachus si Seleucus. Pinatay niya yung mga tauhan na yan. Pinatay din to ni Seleucus si Ptolemy. Yung natira, yung pinakamalakas ay si Cassander. Si Cassander ba pa? Tama? Kasi pinakahuli sa Cassander, si Ptolemy at si Cassander. Pinakamalakas dyan si Ptolemy tsaka si Seleucus. Pero sinakop niya si Ptolemy. Ito, si Ptolemy yung pinakahuli. Kasi sabi dito, si Ptolemy yung pinakaano ng 305 BC before Christ era. Si Ptolemy yung ano, nanaki sa kanila kasi si Ptolemy napakaano, siya yung matalino sa lahat. Si Ptolemy, siya yung matalino sa lahat. Kaya nung sinakop niya yan, pinatay niya yung Macedonia. Dito sa panahon ng yung napunta sa Macedonia, napunta doon sa Babylonia, pinatay niya lahat yun. Siya yung nag-ano, siya yung nag-ibakaw dyan. Si Ptolemy. Ngayon, si Cassander, si Seleucus ata, nag-ano lang to sa kanya, parang nag-bow lang sa kanya. Kasi nag-combine yung silang dalawa eh. Kaya hindi kaya ni Seleucus na anuhan si Ptolemy kasi matalino siya. Siya nakakuha ng tactics ni Alexander the Great. Kasi pinag-aralan niya kung paano nanakot si Alexander the Great. Yun lang.